Sa mga last episode ko ay binabanggit ko ang paraan para makakuha pa rin ng players ang isang team via trade kahit wala silang masyadong asset. At ang binanggit ko nga doon ay yung multi-team trade. Ito yung mga rumors about sa ganong trade. Ang una dito ay kasali ang Nets, Warriors at Pacers. Ang magiging palitan ng mga players at asset ayon mismo sa isang podcast, si Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen at 19 overall pick ngayong taon ay mapupunta sa Golden State. Sa Nets naman ay makukuha nila si Victor Oladipo, tapos ang Pacers ay makukuha ang number 2 overall sa darating na NBA draft. Kaya hindi lang sina Joel Embiid, Giannis at Bradley Beal ang nasa radar ng mga teams. Marami mga pwedeng option ang Golden State, lalo na't nasa kanila ang isa sa may pinakabalyong asset. Ayon naman kay Zach Lowe, ay hindi papayag basta-basta ang Golden State na bitawan ng number 2 pick kung walang magiging magandang kapalit. Sinabi pa ni Bill Simmons na kung si Caris LeVert ang nasa listahan ng kapalit ng number 2 pick, ay papayag agad ang Golden State sa trade na yon. Dahil si Spencer Dinwiddie ay point guard at meron ng point guard din sa rotation ng Warriors. Si Caris LeVert ay pwedeng ilagay sa small forward position. Kahit nandun pa sa Warriors itong si Klay Thompson. Kung mapapansin nyo ay marami ang makukuha ng Golden State sa trade na yon at isa lang sa Nets at Pacers. Papabor din sa Golden State kung makukuha nila si Jarrett Allen na isang magaling na sentro at rim protector. Si Caris LeVert naman ang sinasabing magiging pangatlong player sa combo ni na Kyrie at ni KD dahil sa magandang nilaro nito last season. Sa Pacers naman ang plano nila dahil bago naman ang kanilang coach ay pabilisin ang kanilang opensa. Ang target ng team ay makuha itong si Gordon Hayward mula sa Celtics at ang magiging kapalit ay either itong si Domantas Sabonis or si Miles Turner. Ang isa pang option ng Pacers ay i-trade itong si Victor Oladipo papunta sa Boston. Kat sinabi pa ni Oladipo na hindi siya aalis ng Pacers. Pero sabi ko nga dati ay business pa rin yan. Management ang may option kung iti-trade nila ang player or hindi. Si Gordon Hayward ay nagkaroon ng karirir sa huling taon niya sa Utah Jazz na nakapasok pa siya sa All-Star Selection. Kaya nang lumipat siya sa Boston ay nakakuha ito ng max contract. Sinasabing hindi naging maganda ang stay niya sa Boston. Unang taon pa lang niya ay nagkaroon ito ng injury na umabot ng isang season bago makabalik. Tapos parang hindi nakatulad ng dati ang laro nitong si Gordon Hayward. Ang isa kasing dahilan kung bakit tinitingnan din na matitrade itong si Oladipo ay sa dahilan na free agent na ito next year at siguradong magre-request ito ng malaking kontrata. Dahil si Oladipo ay nakasama sa All-Star Selection at All-NBA Team. Kahit sabihin natin na nagkaroon siya ng injury at hindi naging maganda ang laro niya noong mga nakaraang dalawang season, by rule ng CBA, kapag nakapasok ang isang player sa dalawang nabanggit 3 years after at papasok na siya sa ikatlong kontrata, ay eligible na ito sa 30% max contract. Na hindi kakayanin ng Pacers ang malaking kontrata na yon at magkakaroon sila ng financial issue. Kung papipirmahin din nila si Oladipo ng malaking kontrata, ay mahihirapan na ang Pacers na ma-trade siya. Ito naman yung update regarding sa Clippers na may lumabas na balita dati na meron na silang chemistry issue sa mga players. Nagmo-module din na itong mga to. Ito kasi yung pagkatalo ng Clippers kontra sa Nuggets noon. At ayon sa mga insider, ay hindi nga naging masaya ito si Steve Ballmer na sa sobrang galit ito ay gusto nga niyang i-trade lahat ng players ng Clippers. Kung lahat yun, kasama na doon si Kawhi at itong si Paul George. Hindi talaga naging maganda ang game noon ng dalawang star. Ang isa pang lumabas na balita noon habang nasa bubble pa sila ay balak nang i-trade ng Clippers itong si Paul George papunta sa Knicks sa dahilan na nagkaka-issue na talaga ang Clippers noon. Sinasabing kinausap pa nga ni Kawhi ang management na nagre-request ito ng isang point guard at ayon sa mga insider ay balak talaga nilang baguhin ang Clippers lineup for next season. Ang sinasabi ng mga insider na target makuha ng Clippers ay itong si Rondo mula sa Lakers. Kasi nga nag-decline na ito sa kanyang player option para maging free agent na maganda pa rin na nilaro ni Rondo sa playoffs lalo na nung finals. Kaya may pagkakataon ng Clippers na makuha siya mula dito sa Lakers. Sa mga magtatanong dyan kung babalik pa ba si Rondo sa Lakers, ang sagot dyan ay depende. Kasi ang isa sa naging dahilan kung bakit nag-decline si Rondo ng kanyang player option, by rule kapag pumirma ang isang player ng minimum contract tulad ng dito kay Rondo, yung ikalawang taon ng kontrata niya ay tataas lang ng 5%. Kung tatanggapin kasi ni Rondo ang player option na yon ay napakalaki ng risk para sa kanya dahil maganda nilaro niya tapos nasa minimum contract pa siya.
na pwede naman nasa mid-level or kumuha siya ng mas malaking kontrata. At isa dito ay pwede siyang ofera ng malaking kontrata ng Clippers. Hindi naman kasi pwedeng laging ipapasok sa usapan yung magcha-champion kasi nakadalawa na itong si Rondo. At isa pa, trabaho pa din yan. Hindi naman pwede kapag nag-retire na itong si Rondo ay kakainin niya yung kanyang singsing. Kaya naman nasabing depende na babalik itong si Rondo sa Lakers ay sa dahilan na maraming free agent ngayon ang Lakers. Kasama doon si KCP at itong si Anthony Davis na expected na pipirma siya ng max contract. Ang estimated na unang taong kontrata ni AD sa Lakers ay nasa $32 million pataas. Depende pa sa usapan kung magkano dapat ang makuha nitong si AD. Andyan din yung ibang mga free agents tulad ni Howard, Morris at itong si Waiters. Kaya kailangan bumuo ng lineup ng Lakers base sa kanilang salary cap. Kung bayad trade ay mahihirapan sila dahil sa sinasabing mahina na ang kanilang asset kung trade yung pag-uusapan. Pero ayon naman sa mga balita ay ginagawa na ng paraan ni Rob Pelinka na ma-disable ang salary nitong si Deng para mapalaki ang kanilang cap space. At dito naman papasok ang isang player na pwede nilang targetin ngayong offseason or kahit next year. Confirm na kasi na aalis itong si Demar Derozan sa San Antonio na galing mismo yon sa kanyang agent. Ngayon ay medyo late na kung magde-decline siya sa kanyang player option dahil ayon sa NBA, ang moratorium para sa pag-decline ay nasa October 17 to October 23. Ngayong araw kasi ang last day na pwedeng mag-decline ng isang player sa kanilang player option. Kaya ang pwedeng mangyari ay for next season na makuha itong si Demar Derozan para dito sa Lakers. Kapag free agency signee ay kaya ng LA ang kontrata nitong si Demar for next season. Ang problema, baka magaya siya kay Kawhi Leonard na matrade sa ibang team dahil andun pa si Coach Pop na may handle din ng management na siguradong hindi makikipag-deal ang San Antonio via trade dito sa LA dahil karibal nila ito sa West. Kaya mas papabor sa San Antonio kung sa East nila ulit makikipag-deal para mapunta doon si Demar. Ito yung update regarding sa mga free agent this offseason. At yung iba nga ay medyo malinaw na naaalis sila ng team. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.